Hello sa inyo mga tol. Meron akong i-share sa inyo mga tol tungkol sa ating barako sa mga bagong labas. Meron po kasi siyang issue mga tol na hindi natapos-tapos. Kumbaga, meron kasi nagtanong sa akin na tas ito mga tol, ginawa ko rin to mga tol. May nagtanong kasi sa akin mga tol, kakukuha niya lang ng motor. Yan, kagagaling lang sa kasa. Nung inilabas nila at binrake-in, mga ilang araw siguro nakaka-break-in nila, may issue na siya, kumbaga namamalya. Tapos sa umaga kapag cold start ang hirap panda rin. Tapos kuminsan naman kapag mainit naman mga tol, bigla siyang sinisinok, tapos tawag nito yung namamatay, tapos ang hirap panda rin. Ayan. So ito lang mga tol ang dahilan niyan mga tol. So bago tayo mag-umpisa mga tol, kung bago ka pala dito sa aking YouTube channel at napadaan ka lang, panoorin mo muna to mga tol, tapos kapag nagustuhan mo to at mahilig ka sa mga ganitong video subscribe ka lang mga tol, tapos pindutin mo yung kampana para naman kapag nag-upload ako ng bagong video isa ka sa unang makakabanod. So ganun lang mga tol, umpisa na natin, game. Okay mga tol, bago tayo pumunta sa ating main topic, gusto ko lang sana i-share sa inyo na kung bakit na hindi masyado mabenta ang Barako 3FI. Siguro mga tol, isa lang nakikita kong dahilan dyan mga tol. Unang-una, yung takot. Bakit? Yung takot kasi mga tol, marami. Maraming dahilan yan eh. Kumbaga, takot sila dahil mataas daw ang maintenance. Pangalawa naman, sa area nila ay wala masyadong gadget ang mga motor shop. So alamin nyo yung mga tol, anong gadget na yung mga tol, yun yung diagnostic tools. Yan. Bakit kailangan ng diagnostic tools mga tol sa mga FI? Una-una mga tol, ito lang yung pinakasimpleng sample ko lang mga tol para medyo maintindihan nyo ng konti. Ang FI kasi mga tol, kapag nag-throttle body cleaning tayo mga tol, nagbabago po yung minor nun. So kung wala kang gadget o wala kang diagnostic tools, mahihirapan ka po talaga maitono yung andar ng inyong motor kapag FI yan. Bakit ko nasabi mga tol? Kasi meron po akong FI na motor. Yun po yung scooter na minsan ay babalag ko yun mga tol eh. Ayan. Kailangan po talaga yun. At saka isa pa, meron kasing shop na kapag ginamita ng diagnostic tools malaki po ang singilan. Meron namang ibang mga shop na libre lang, pero doon ka naman titirahin sa labor ng paglilinis ng throttle body. So hindi natin mapagkakaila yan kung bakit sila naniningil lang ganun, kasi napakamahal po talaga ng diagnostic tools. Siguro ang pinakamura doon ay nasa 12,000 hanggang 22 mahigit pa mga tol. Mahal po yan. Ayan. Sabi nga nila, ba't madali lang naman mag-reset ha? Sabihin ko sa'yo ngayon, bakit ba, kaya ba ng skill mo na patinuin yung motor kapag nangangailangan ng diagnostic tools? Di ba? Ang binabayaran kasi dyan yung gamit eh. Kasi namuhunan yung mga yan mga tol. Kaya siguro, mahal sila maningil. Ayan. Ngayon mga tol, pumunta naman tayo doon sa carburetor. Ang carburetor kasi mga tol, kaya pumatok yun mga tol. Naglabas kasi sila ng barako na yung makina kaling tulad doon sa barako 3. Naglabas sila ngayon mga tol. Yun yung pumatok ngayon. Yun nga lang mga tol, ito na yung main topic ha. Yun nga lang mga tol, meron siyang issue. So may nagtanong kasi sa akin mga tol, kumuha sila ng motor galing kasa. Paglabas, binrake-in nila. So umaga mahirap panda rin. Tapos naman nung binrake-in na nila, medyo sinisinok siya, tapos namamatay. Ang hirap panda rin kahit mainit ang makina. So yun yung nagiging issue ngayon mga tol ng mga bagong labas ng barako ngayon. Kung may barako ka man ngayon mga tol, panoorin mo to mga tol para ituturo ko sa inyo kung bakit nagkaganon ang inyong barako. Tapos kung minsan naman mga tol ay tawag nito yung maingay. Kaya ang ginagawa nila, dinadala nila sa kasa, pinapatune up kahit bago pa, tapos hindi pa rin nawawala. Yun nga lang, yung iba kasi mga tol, hindi nila ginagala yung carburetor kasi nga bago pa eh. Kasi wala naman talaga magtatangka na galawin yung carburetor kasi bago pa. Galawin yung mga tol. Ang cost kasi niyan mga tol, pag hard starting, sinisinok, ang ibig sabihin niyan mga tol, sakal po sa air mixture yung carburetor nyo. So ituturo ko sa inyo mga tol kung nasa inyo air mixture. Yan, galawin nyo yan mga tol, huwag kayo matakot. Galawin nyo yan.
Kaya siguro ganyan. Ang paggalaw dyan mga tol, ihigpitan mo muna siya ng clockwise. Pag naramdaman nyo na sumagad na, saka nyo na siya luluwagan ng pa-counterclock. Luluwagan nyo na ng tatlong beses o tatlong ikot. Ayan, luluwagan nyo siya. Kapag ganun pa rin, magluwag pa kayo ng kalahati. So lumalabas, tatlong kalahati yung mga tol, di ba? Huwag na kayo lalagpas dun. Pero mag-umpisa muna kayo sa tatlo. Ngayon, kung maingay naman mga tol, pa-tune up nyo, alamin nyo na lang yung ano, kasi sa chassis natin, may nakalagay dyan eh, kung ilan ang clearance o ilang mm yung clearance ng ano, ng ating, lahat ang motor may ganun eh, yung ilang mm. Sa Barako, ang alam ko, 8 mm yung ano nya, yung intake nya, at 0.8 mm yung intake, at 0.10 naman yung exhaust. May kita nyo sa chassis mga tol. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo mga tol yung ano, yung kung nasa inyong adjusta ng air mixture. So ito mga tol, umpisa na natin. So ito mga tol, nandito na tayo. Yung may kita natin na manual, na kung ilang valve clearance ba o ilang mm ba ang valve clearance ng ating Barako. Sa mga bagong labas ngayon mga tol, dito nakalagay yan. Ayan. Sa mga lumang carburetor naman, gaya ng Barako 1 o lumang Barako to, nasa loob niya ng tangke dito sa upuan. Ayan dyan, sa chassis lang dito banda, dito banda nakalagay yun mga tol. Ayan. Ngayon mga tol, ituturo ko naman sa inyo kung nasaan ang hangin o air mixture natin dito mga tol. Ito, mag-a-adjust lang kayo dyan mga tol. Bali, ihigpitan nyo muna. Kapag humigpit ng naramdaman nyo na sumagad na, saka nyo na luluwagan. Tatlo. Pag wala pa rin, pag ganun pa rin, paliado pa rin, namamalya, gawin yung mag-ikot pa kayo ng kalahati. Ayan. So, ganun lang ang palatandaan mga tol. Tapos yung minor nyo, syempre, timplahin nyo na lang din. Tapos kapag maingay naman, buksan nyo lang to, tapos itong dalawang takip. Ayan. Bali, mag-adjust kayo ng valve clearance dito. Ito yung intake mga tol ha, ito naman yung exhaust. Ayan. Sa intake, 0.8 mm mga tol, ayon sa manual ha. Sundan natin yung manual. Sa exhaust naman 0.10 mm. Yan mga tol, gamit lang ng valve clearance mga tol, wag yung kapaka-kapaka kasi delikado yun, kasi baka lalo maganda lecho-lecho yung motor nyo kapag ginamitan nyo ng tansyahan. Ayan. So ganoon lang mga tol ha. Maraming salamat sa panonood mga tol. Sana nagkaroon kayo ng konting idea, at sana suportahan nyo pa ako mga tol sa aking mga susunod na ilalabas na video. At kung bago ka pala dito sa aking YouTube channel tol, siyempre pindutin mo na lang yung subscribe mga tol kung mahilig ka sa mga ganitong video, para updated ka sa mga video na i-upload ko sa inaarap. Ganoon lang mga tol, maraming salamat, thanks for watching.